guys, welcome po sa aking channel, Team RPJ. At syempre kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag pong kalimutan i-like, share, and subscribe po ito. At syempre i-hit na din po ang notification bell para update po kayo sa aking mga susunod na tutorial. So ang tutorial po natin ngayon is kung paano gumawa ng copy from a series of copies. I mean, halimbawa po kung ang gusto niyo pong gawan ng kopya, gusto niyo pong alisin ang isa dito, or gumawa ng kopya, hindi alisin. Gumawa ng kopya from a series of school forms dahil gusto niyo gawa ng video or ng tutorial, or kung ayaw niyo malito, gusto niyo isa-isahin para madali para sa inyo, hindi kayo nalilito, madali lamang po. Ang una niyo pong gagawin is, halimbawa, ito pong SF4 ang gusto niyo pong gawa ng copy. Ano po? So, ang gagawin niyo po is, i-right click lang po yan. Itatapat yung cursor dito sa SF4. Then, move or copy. Ayan. So, since ang gagawin natin is move, ano? Move or move. Kasi pag kinopya lang natin, ang mangyayari, nandito pa din po siya sa bunch of SF forms, school forms. So, hindi siya dyan maaalis na independent. So, ang gagawin natin independently, siya lang talaga as is. So, dito tayo. Punta po kayo dito. Meron po yung option. So, ang gagawin niyo po is new book para maalis po siya dyan. Then, create a copy. Okay. Ayan. Kung mapapansin niyo po, independent na po siya. Naalis na po siya dun sa grupo ng mga school forms. So, ganun lang po kadali gumawa ng copy from a series of or from a group of school forms. Kung gusto niyo pong pag kinumpile niyo po ito, halimbawa from SF1, SF2, SF3, and SF5, ganun. Gusto nyo hindi kayo nalilito, isa-isa yung pangalan kasi halimbawa naman nga talaga. Although mag-advantage naman na nandun na siya sa group of school forms. Pero kung meron kayong modified na school form dun sa kinukumpile nyo, sa iniipon nyo, medyo nakakalito nga lang talaga. So, kung gusto nyo gawa ng copy out of from the group, so, ang gagawin nyo lang po is ganun lang po. So, ulitin natin. Tapat nyo po ang cursor sa gusto nyo pong gawa ng copy. Right click. Then, punta po kayo dun sa move or copy. Ayan. Then, punta po kayo dito sa pagpipilian. Dito, meron pa po yung options dyan. Dito sa to book. So, i-click niyo po yan na arrow down, then new book po tayo. I-click lang po niyo na new book, i-click ang create a copy, then okay. So, meron na po kayong independent na copy ng SF4. Ayan, para hindi na kayo malito kung nalilito kayo sa mga, sa pag-ipon, sa pag-kumpal ng mga SF. At dito ko na din po tinatapos ang aking tutorial. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag po kalimutang mag-comment sa comment section, i-like and subscribe po ang aking channel. Maraming salamat. Thank you for watching.